Welcome back to another edition of our vlog. It's been so long. Simula nung huling nag-upload ako ng vlog. Why did I stop pa? Mamaya, I will tell you what really happened. Oops. But for the meantime, let me just attend to my baby girl. She's just right beside me. Oh, magulo po yung aming bedroom, kaya magpasensya nyo na. But we'll see you guys in a bit, okay? And we're back. Come on. Okay, and I'm back. So, yun nga, nanggaling na ako sa, or kami ng baby ko sa health center. Nagpa-vaccine na siya, yung kanyang measles vaccine, yung 9-month niyang vaccine. So, babalik kami ng center after 3 months. Yun yung after ng kanyang first birthday. So, yun, hindi na ako nag-vlog kasi hindi ko na siya binag-doon dahil we are in a hurry. Tapos, umulan pa habang nasa labas kami. Siyempre, may mga binili pa ako, mga stuff, ganyan. Dumaan pa kami ng 7-Eleven. Bumili ako pagkang kasi gutom ako. Yun. And right now, sleeping ng baby ko. And ito na nga. Mag-vlog na muna tayo habang siya ay sleeping. Yun nga. So, what really happens? Bakit nga ba ako hindi nalag-vlog? For some reason, siguro naging busy lang ako talaga. The last time na nag-vlog ako, it, 2017? Ah, basta, nalimutan ko na. Yun yung first birthday ng pamangkin namin si Leon. Nasa vlog ko na yun, ay nasa YouTube channel ko na yun, naka-upload siya 2 years ago na. So, yun ang pinaka-last ko talaga. Vlog. Mga ina-upload ko na yung mga mga video-videos na ano na madalian lang. Isang videos ng baby ko, ganun. Basta mga ganun. Pero yung talagang vlogging ay miss pa. Kasi naging busy ako. I took care of our nephew, Leon, ko yung alaga habang guys, yung brother yung ako, yung wife niya is nasa Manila. Doon kasi sila nag-work. And, syempre, wala naman silang yayay. Mahirap talaga makakuha ng yayay talaga. Sa totoo lang. Kaya, we decided, or sabi ko na lang na, sige, habang wala kayo lagi, ako na lang muna yung mag-aalaga. Kami na yung nahasal ko mag-aalaga. Kaya, yun, naging busy ako doon. Pinalagaan namin siya. Tapos, mga mangilan-ilang videos na nga lang din yung mga ina-upload. Pero, not vlog talaga. Although, yeah. Yun, tapos, what else ba? And after a year of, more than a year? Year, yata. Basta, kulit ko, diba? Basta more than a year na pag-aalaga namin, yung sa pamangkin namin si Leon. Yun nga, nabuntis ang loleme. Diba? Nabuntis nga ako. And, during my pregnancy journey, inisip ko na din talaga na, continue ko kaya ang vlog habang nagbabuntis ako. Pero, hindi ko din nagawa. Siguro dahil pinatamat ako. And dahil medyo naging masilan din yung pagbubuntis ko. The time yung nagbuntis ako, syempre, tuwa-tuwa kami dahil we have waited 7 years to mag-buntis ako. 7 years of marriage, and then 7 years na hinantay namin na magkaroon kami ng baby. And yun, diba? It was really a blessing from God na talagang hindi namin in-expect yun na magbubuntis pa ako at my age. I was 39 na doon. 39 pa rin pala ako. Ay, hindi. Ang gulo ko, diba? 39 ako lang. So, 40 na pala ako ngayon. So, I was 39 when I got pregnant. And napakasal.
cancel kasi high risk ang pregnancy ko no. Nandun na yung bumalik yung thyroid ko kasi hyperthyroidism. Bumalik siya, nag-normalize siya. Nung hindi na ako nagbuntis, nag-normalize siya. Tapos, it came back when I got pregnant. So, I really took care of myself. I took care of my baby. And for the sake of our baby, talagang tiniis ko yung... Kasi nagkaroon din ako ng gestational diabetes. So, in-advise na ako ng OB ko na cut out sugars, less ko yung carbs, ano pa ba, take care of myself, yun, medications and all that. Ginawa ko yun. Kahit, alam mo, mahilig ako sa mga sweets. Cut na ang mga sweets. Siguro, minsan-minsan nag-ano ako nila sa sweets, pero hindi na madalas. Before I got pregnant pala, nung hindi ko pa alam na buntis ako, 3 months pregnant pa pala ako noon. Pinaglilihan ko, or naglilihi na pala ako noon, nilantakan ko ang chocolate. Chocolate. Kaya, nagkaroon ako ng gestational diabetes. But anyways, yun. Inalagaan ko syempre sa rin ko, just for the sake of our baby. And every time na, syempre, na magpapa-check up ako, yung sabi ng OB ko na blessing talaga yung baby ko kasi ang bait niya sa akin, hindi siya, wala naman nangyari, healthy ang baby namin. So I really thank you Lord for that. Kaya naman super happy naman ako kasi talagang healthy naman yung baby ko nung lumabas. Nagkamot ako sa thyroid ko, I cut down sweets, nagbawas ako ng kanin, kaya medyo pumayat. Siguro nag-loosen ako ng weight, pumayat ako, lubog yung ganto ko, basta yun. Tapos nag-medicine din ako sa thyroid ko, tapos siguro 3 or 2 months before ako manak, pinag-insulin ako na OB ko. Kasi nga, ayaw nila lumaki yung aking baby sa loob ng tiyan ko. At ayaw nila magkaroon din ng diabetes ang baby ko. So, nag-insulin ako. Kaya kailangan para bumaba yung sugar ko. Tapos, yun nga. Hindi naman naka-apekto yung pag-inom ko ng gamot. Makalimutan ako yung pangalan. Isipin ko ha, wait. Hindi ko siya maalala. Basta, yun. Hindi naman siya naka-apekto. It's okay. Yun, so until na nga anak ako na alam mo yung feeling ng anak na parang totoo pala yung sinasabi ng mga ibang na ibang mothers na pag nanganak ka o mga anak ka. Normal kasi ako, pag mga anak ka, half of your body nasa lupa. Totoo pala yung sinasabi. Oh my God, I felt it. Grabe. Bilis ka nga ako. Hindi naman ako nagtaga ng hospital. Ang bilis ko nga naman. So, yun. Lumanganak na ako. Talaga nagkwento ko about it, diba? Lumanganak na ako, naramdaman ko kasi pumutok yung pagbigay ko. Nagwiwi lang ako. And then, after ko mag-akala ko, wiwi ako. Talagang, siguro may time frame. Parang every 5 minutes, lumalabas yung water. Tinawagan ko ni husband ko noon. Sabi ko, pinawagan ko ng hospital. Bukong pinutok ng pangyayon ko. Naka-ano pa ako yun. Nag-ano na ako yun. Adult diaper pa tawag ko doon. Maternity pads. Naka-maternity pads yun. Kasi talaga, every mga 5 minutes, 10 minutes, lumalabas yung water. So, we rush to the hospital. Dumating kami sa hospital. Ng 5 o'clock, 5:30 ng hapon. Inadmit na ako noon. Inaiyak ako. Sabi nila, yung inaiyak ako nasa 5 cm ako. So yun. Inaiyak na si Lola May. Tapos, hindi kami siyang gano'n yan. Naghintay pa ako kasi talaga para naghintay pa ako ng few hours. Naghintay pa ako ng ano mong gamit yun? Parang pampahilap. Nakalimot ko na inaiyak ako doon. Oh my God. Pampahilap.
inainom nila ako. Tapos noon, unti-unti ko lang nararamdaman, nagko-contract na siya. Then, fast forward para. Ano ba si baby? Nang 9-something p.m. So, 5, 6, 7, 8, 4 hours lang ako ng labor. Normal delivery. 9:40 or 9:30 lang ng gabi. Ano ba si baby? And yun yun. Masarap pa lang yung feeling yun. Habang nilalabas ko siya, naka-epidural pa lang ako kasi hindi ako pwedeng umiri ng bongga-bongga because of my thyroid. Dahil daw kasi, sabi ng OB ko, baka daw ako ay, baka daw bugulusok ko yung pressure ko, yung blood pressure ko. Kaya yun, I'm on epidural, hindi ko siya manhid-manhid na akit, diba? Yun, kising ako the whole time. Lumabas si baby, nakita ko siya lumabas, sabi sa akin, and all that, and then yun. Anyways, ang sarap ko yun. Yung karamdaman mo, or yung dinampi ko si baby sa next week ko siya, na teary-eyed ako kasi. Iba yung feeling, hindi ko ma-explain. Iba, mga moms, hindi ko ma-explain talaga. Basta ang saya, nasa club ng gano'n, kahit isa ko nang sa hospital mo, kasi syempre, may mga test pa na kailangan gawin. And thank God, normal naman ang baby ko. Okay ang kanyang hearing test, okay ang kanyang screening test, no, that pinantay namin yung video boards ko niya, okay, wala siyang sakit. Very healthy, very normal, wala siyang allergy, wala siyang diabetes. Fake talaga kayo. So yun na nga, fast forward na tayo. May 9 months na. 9 months after na. After na, wala kang baby ko. 9 months old na siya. Malikot na siya. Nagpa-practice na siya mag-balance crib. At minuwangot na siya. At nakapagsalita na siya. Nawala pa! Nakakasan up ng feeling, diba? Kinilig talaga ako yung first time ko na yung reward na mama sa kanya. Diba? Sarap na feeling. Mama miss, di ba? Ganun pala talaga ang feeling, di ba? Can you, sa mga mommies ko out there, or sa mga first time moms, or sa lahat ng mommies out there, give me some tip kung ano pa ba ang pwedeng gawin sa pag-aalaga ng kid. Siyempre, first time mommy ang lola may, di ba? Kaya yun, thankful lang talaga ako. At the age of 39, I got pregnant. And then, thankful talaga ako na at isipid yung kami ng before I turned 40. Kung if you're going to ask me kung pwede pa ba mag-baby or gusto ko mag-baby, ako, personally, okay na ako sa isa. Kasi syempre, after all the things that I've been through, risk ng pagbubuntis ko, ayoko na. Personally, ako yun ha. Pero my husband wanted pa na isa. Kasi nga daw, mahirap naman din mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya, wala siyang kapatid and all that. Pero ganito, sabi ko sa kanya, if mabigyan ka pa ni Lord, isa pa din, well, ganun po. Pero kung hindi na, okay lang din. Sana, di ba? Why not? Malo mo naman. Yun! So ngayon, nandito ako sa playroom namin. Sa playroom ng mga napamangman ng family. And ayan yung kanilang picture. Ayan si Leon, nung baby-baby pa siya, nung pamangman ng family. Ayan yung aning baby. Pakita ko sa inyo yung nabita. Ano niya yun? Yung mga kuha niya ng picture. Yun. So, I hope na mag-continue na itong pag-vlog ko. I hope na karirin ko na pala ito. So, for sa mga mommies out there, give me some tips na paano ko babalik kung alaga ng baby, kung ano ko mga pwede gawin, lalo sa mga mommies, gano'n. Kapag-alaga naman ako, iba pa din pag-baby mo talaga. Bay! More. Hopefully, mag-continue na tayo ng pag-vlog. And tingnan natin yung journey pa rin ng baby ko, milestone niya. Okay, so I will be back later!
So that's it for today's vlog. Anyways, if you have any questions about mommyhood, just go comment down below. Or if you have any tips for me regarding mommyhood and everything, comment down below. Then we can talk anything and everything under the sun. See you again next time. Bye. Mwah!